Buhay na buhay ang Diyos. Di namamatay, di namatay, at di kailanman namamatay. Buhay po ang Diyos. Sadyang napakabuti ng Ama, napakahiwaga niya sa pagkilos niya. Walang makapaglilirik, makalilirik. Walang makatatanastas, walang makatatarok. Tunay ang kanyang kahiwagaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kadakilaan, magpakailanman. Kaya sa inyong lahat, tumainyo ang kapayapaan. Isigaw nga ninyong muli ang buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! Buhay na buhay ang Diyos! Buhay na buhay ang Diyos! Naramdaman nyo ba yan? Amen! Nararamdaman nyo bang patuloy yan? Amen! Na sa kapangyarihan ng Ama, nakakahulag po, nakakasadsad, ang maghapon, ang magdamag, na sa kabila ng mga kung ano-anong mga balibalita, kaganapan, naramdaman nyo ba yung parang walang pag-asa? Nawalan ba kayo ng pag-asa? Nanghihina ba ang kalooban nyo? Yan ang Diyos na nagbibigay ng lakas, ng tapang, ng pag-asa. Sapagkat kung mawawalan ka ng pag-asa, kung manghihina ka, hindi ka nalalaban sa buhay dahil sa nagaganap na kinatakot na lamang. Salamat sa Ama, salamat sa kanyang kapangyarihan, salamat sa kanyang pag-aalay, salamat sa lahat ng araw na kanyang patnubay na di napaparang. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mula sa Genesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihapit sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya. Kaya sinabi pa ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. At napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin ko ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lunsod, wawasakin po ba ninyo yon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lunsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idadamay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin yon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon si Yahweh. Hindi ko ipapahamak ang lunsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumunhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ito. Lamang ako. Kung wala pong 50 at 40 lamang, 45 lamang ang matuwid, wawasakin po ba ninyo ang lunsod? Hindi. Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon. Tugon ni Yahweh. Nagtanong na muli si Abraham.
kung 40 lamang. Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako muli. Kung 30 lamang ang tao matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahat huli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. O kay buti ng ama, dahil sa 10 na lamang na natitira, na nananalig at nananampalataya sa kanya, hindi pa rin niya wawasakin ang lungsod. Ano pa kaya kung kay Rami na nagtitiwala at nananalig sa kanya, pababayaan niya at pahihintulutan ba na marami pang mapinsala? Mga minamahal ko, sambing sa kaganapan noon sa Sodoma at Gomora, nang dahil sa mga kasalanan ng tao'y ibigo sa akin ng Ama ang lungsod na yaon. Subalit dahil sa mga matapat na nananalig at nananampalataya, kahit 10 na lamang ang matitira ay hindi niya itutuloy. Ano nga inibig ko't minamahal? Ano man ang mga plano ng tao, ano man ang ibig ng tao, kung ang kalooban ng Ama ang maghahari, hindi pa rin mangyayari. Sapagkat siyang tunay na nakapagpapatupad ng ibig niya na hindi makatututol ang sinuman, at siya naman din ang humaharanggat hahadlang sa ayaw niyang matupad. Buhay ba ang Ama? Magkagayon, kayo ba ay nananalig na ang araw-araw na pagtitiwala ninyo ay ang kapalit ay pagdurusa? Kayo ba ay nagtitiwala na sa araw-araw ninyong pagtalim at pagnanasa na kayo makapaglingkod sa Ama, ang kapalit nun ay luha ng pagdurusa? Hindi. Palatandaan at patutuo ang lumalapit sa kanya, gumiginhawa ang mga kalooban nila. Gumiginhawa ba ang kalooban nyo? Nagiginhawahan ba ang loob ninyo kapag lumalapit at sumusunod kayo sa Ama? Hindi nyo man siya nakikita, pinararamdam niya sa inyo ang kaginhawahan ng loob, ang kagaanan ng inyong mga dalahin sa buhay, ang maginhawang pag-iisip na hindi kayo natitigma ng luha, na hindi kayo nagugulumihanan dahil siya ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kaya isigaw nga ninyo, buhay na buhay ang Ama. Buhay na buhay ang Ama. Tumayo nga kayo para magising ang inaantok. Buhay kailang pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailang pa man, buhay, buhay, buhay kailang pa man, si Jesus ay buhay kailang pa man. Natin yung bawit ng Aleluya, si Jesus ay buhay kailang pa man. Tayo yung bawit ng Aleluya, si Jesus ay buhay. Kaya nga, kapag nalaman mo sa kapwa mo yung mga nararamdaman mo, sintomas e kayan, sintomas e kayan, matatakot ka na ba? Ha? Nawawalan ka ba ng pag-asa? Nanginginig ka na ba?
Sino ang pag-asa? Ikaw ang pag-asa. Nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, sadyang ka'y saya. Kahit walang pera, nasa'ng dami ng halaga. Ninanasag kang di maligaya lamang. Mapapasaya ang buhay mo sa tuwina. Mapapatawa ka kahit ika'y walang pera. Mapapasaya ka kahit ika'y walang pera. Baka di ang pera ang siyang ligaya. Batid na mo, kailangan mo balit din ito ang pinakamahalaga. Kailangan mo ang pera, ngunit ito bubuhayin niya. Kailangan mo ang pera, hindi kay lilintas niyo. Kailangan mo ang pera, hindi kanya mapasasaya. Kundi siya o Ama na kailangan mo. Kaya't wala ka man perang pinakahalagahan ng kapwa mo. Masaya sa limpak na pera. Kapag sumapit na ang silang magulumihanaw na ikaw ay payama kahit wala kang pera. Masigit pa na ika'y makasasawa kaysa limpak na pera ang nasa kanya. Kapag payapa ka, isipan mo ay may liwanag. Ang puso mo'y masaya, lagi kang nakatawa. Kahit na pera pa ang higan mo, anak niya. Kapag may sakit ka, di pagagalingin ka niya. Kahit na hawak mo'y tatambak na pera. Kapag mahina ka, di mapapalakas ka. Subalit kung Ama ang panghahawakan mo ay ang karaniya mga pagkitanya. Kung may sakit ka, napapagaling ka niya. Sa iyong saya at maliwanag na diwa mo, payabang isipan, nagpapalakas na tuwihan. Pagbos kang malumbay, ika'y maligaya. Bagbos ika'y malumbay, ika'y maligaya. Buhay ba, Mama? Yeah. Alam mo kailangan ang lahat ng bagay sa tao. Bukang bibig na lamang ng tao ang pera. Ngunit ang katotohanan, bagay pera na nasa iyo, di ka bubuhayin ito. Ang Amang lagi mong tatanda ang dapat na nasa iyo at huwag mawawalay sa iyo ang siyang buhay mo. Buhay bang Diyos? Kapag mapapasaya ka, mapapaligaya ka, mapapalakas ka, mapapatatag ka, mapapatapang ka, mabubuhay ka, my Lord, luwalhati ka. Buhay bang Ama? Alam niya ang kailangan mo sa araw-araw bilang tao. Alam niya ang pangangailangan mo habang nabubuhay ka. Kaya't bilang sinusunod mo at kinikilala mo siya, pakikinggan ka niya tulad ni Abraham. Buhay ba, Ama? Tulad ni Abraham. Dahil kinikilala niya ang Ama,
dahil sumusunod siya sa Ama, pinakikinggan siya ng Ama. Buhay bang Diyos? Tingnan nyo nga katabi nyo, kapatid. Nakikinig ba sa iyo ang Diyos? Nakikinig ba sa iyo ang Diyos? Anong sagot? Amen. Kala ko sasabihin, ewan ko ba kung nakikinig? Hanggang ngayon, di pa sinusunod yung aking hinihiling eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakakamtan yung hinihiling ko eh. Hanggang ngayon, wala pa yung hinihingi ko eh. Kaya palagay ko siya, sinusunod ng Diyos. O, sabihin mo naman, ikaw na hindi nakikinig ang Diyos sa'yo, nakikinig ka ba sa Kanya? Yan ang tanong. Hindi ka pinakikinggan ng Diyos, nakikinig ka ba sa Kanya? Kaya huwag kang magtaka. Kundi ka pinakikinggan. Kundi ka pinakikinggan na ngayon din ay makamtan mo ang iyong hinihiling. Sumunod ka sa Kanya tulad ni Abraham. Makinig ka sa Kanya tulad ni Abraham. Ang lahat ay nakamtan. May hirap mang pinagdaanan. Puro sakit man ang nauna. May luha man at bighati siya. Ibinigay ng Ama ang lahat nang ikaliligaya ni Abraham. Buhay ba mo? Bakit? Ang dami niyang pinagdaanan. Nangagtuyot sa kanyang dako, lumipat sila na ibang bayan. Anong nangyari? Pati asawa niya, kinuha. Ginawang asawa. Ngunit diniloob ng Ama na sipingan ito dahil ayaw niyang malumbay si Abraham. Kaya nagkaroon ng pangitain. At kung gagamitin niya yung asawa niya, magkakasalot sa kanila. Kaya hindi natupad at binalik sa kanya ang asawa niya. Kung magkaminsan, dapat pagninilayan, bakit ba nangyayari ito sa iyo? Palatandaan. May paalala lang sa'yo ang Ama. May ibig lang ipagunita sa'yo. May gusto lamang ipangyari sa'yo para makilala mo siyang lubos, para makita mo ang gagawin niya, at para mapatutuhanan mo, mahal ka niya, mahalaga ka, ibig ka niyang sa kanya'y kumilala. Buhay ba, Ama? Kapagpat, pinakikinggan ka niya kahit ang palagay mo'y hindi. Yun lang maghapon, nakasadyad ka, nakahulagpos ka sa maghapon, pinakinggan ka niya. Dahil, kung di man hinigi mo'y pera at diyaw ng binigay niya, binigay naman sa'yo ang lakas mo. Tama ba ka? Amen. Sapagkat kung inuna niya yung pera kaysa lakas mo, may pera ka man, magagamit mo ba ang pera kung mahina ka? Kaya, may binigay siya sa'yo kahit palagay mo'y hindi ka pinakinggan. Kung ang binigay niya sa iyo, yung sinabi mong, Panginoon, mabili ko na itong bahay na ito. Pagkabigay sa iyo na nabili mong bahay na yan, namasay ka! Magagamit mo ba'y pera? Kaya kahit hindi ka pinakikinggan ng bahay na yan ay mapa sa iyo, may buhay ka lang, may susunod na bahay ka kapag buhay ka pa. Buhay ba, Ama? Kaya huwag mong sabihin hindi ka pinakikinggan. Huwag mong sabihin hindi ka niya mahal. Huwag mong sabihin, di kanya mahal, sapagkat ikay mahal na mahal, ang makahulagpos ka sa maghapon at magdamag, palatandaang mahal na mahal kaniya. Buhay ba, Ama? Kaya lang, sumunod ka sa kanya. Kilalanin mo siya at pakikita niya, nakikinig din siya sa iyo na anak niya. Buhay ba, Ama? Masaya ba kayo? Kung hiniling mo, Panginoon, baguhin mo na po ang asawa ko na lasenggero. Hindi ka pa pinagbibigyan. Baka pag hindi na siya lasenggero, tumigil ka na rin dumulog sa kanya. Pati ikaw na pinagbigyan niya ay nakalimot ka na. Hindi pa ganyan ng maraming tao. Pag binigay na yung hiniling, saka na lang eka ako sisimba, saka na lang eka ako sasama, saka na lang ang dami ng dahilan ng
ibinigay ang hinihiling yung panaginaan para sa kanya'y mawalay, malayo at makalimot dahil sa kanyang kaloob. Buhay ba, Ama? Kaya mapapalad kayo na patuloy naghihintay, na patuloy nagtitiis, na patuloy nananalig, ibibigay din ang mahalaga. May buhay kayo, malakas kayo, at mahal na sabi nyo namamalayan, pagkatapos ng pinagdaraanan nyo, makakamtan nyo rin ang makabubuting masigit sa inyo na hinihiling nyong alam ng Ama na masigit ang makabubuti sa inyo. Kaya lamang inuna muna niyang pagtibayin kayo para manalig, pagtibayin kayo para magtiwala, pagtibayin kayo para magnimpalataya, pagtibayin kayo hanggang makita nyo ang lahat ng hiling nyo'y binibigay pala niya. Boy Bang John! Boy Bang John! Sapagkat kung agad na binigay sa'yo, baka matulad ka sa marami nang binigay ang binigay sa kanila yung pang naging daan para makalimot at magkasala. Kaya mapapalad kayo na patuloy nagtitiwala, patuloy na nananalig tulad ni Abraham. Hindi man agad ibinigay ang anak na pangako na yun ang magmamana sa kanyang mga ari-arian at kayamanan. Subalit hindi sumuko hanggang nakamit ang pangako, hanggang nakamit ang biyayang siya'y bibigyang anak. Buhay ba, Ama? Kaya maghintay lamang sa hindi nyo namamalayan, sa hindi nyo nasisilayan, sa hindi nyo nasusuri, yaong pala isa-isa nakakamit na sa inyo ang pagbabago. Nakita nyo ang nabago, nakita nyo ang biyaya, nakita nyo, napuri nyo, napasalamatan nyo ang Diyos, Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya huwag kayong magagalit. Lahat ng nananalig may binabata. Lahat ng nagtitiwala may binabata. Lahat ng mga humihingi may tinitiis. At kapag ito'y nakita ng Ama, ang binata nyo tiniis sa hindi nyo na nalilimutan na siya'y Ama ninyo, sa hindi na kayo nakakalimot na siya'y Diyos nyo, nilimot nyo man ang hinihiling nyo, siya'y hindi lilimot. Kaya isang araw, Panginoon, salamat sa iyo. Salamat sa'yo. Nalimutan ko man ang mga hiniling ko, subalit ikaw ay di nakalimot. Ako'y patuloy na sa'yo ay nanali. Panginoon, salamat sa'yo. Di ko alam, nakamit ko na pala yaong sakin paglayama. Sa lahat ng hirap na aking binata, sa lahat ng sakit na dinanas ko, pagkat ika'y nahabag at ako ay pinalaya. Panginoon, salamat sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos na totoo. Kung mga ako'y tapat kahit kanino, di maman kampin, wika mong maliwanag, agad pagdakay iyong makakamta ng tayo'y hiling na di mo namamalayan. Katotohanan, kalimutan mo muna yung mga hinihiling mo. Sumunod ka lamang ng sumunod. Makinig ka lamang ng makinig.
Manalig ka lang ng manalig. Magtiwala ka lang ng magtiwala. Manampalataya ka lang ng manampalataya. Sa di mo namamalayan kung kailan ka na hindi humihingi, doon pala binibigay ang iyong mga maraming hiling sa kanya. Buhay, Ma'am John! Yan si Abraham. Sumunod na sumunod. Sumunod lang na sumunod. Sumunod na sumunod. At nang maka-24 na taon na magbibilang ng 25, bigla na lamang kung kailan tuyot na si Sarah, kung kailan matanda na sila, at saka kamangha-manghang magkakaanak pa. Yan ang hiwaga. Yan ang himala. Pinatotohanan ng Ama. Walang imposible sa kanya. Buhay ba, Mama? Kaya, sa kay luwat-luwat mang panahon, sa kay tagal-tagal mang nagbata, walang imposible isang araw. Eto na pala. Hindi kaya sumigaw ka, Panginoon! Salamat sa iyo. Pagkat pinilig mo ang lahat ng piling ko, bagamat nalimot ko ng dahil sa iyo, ang nadama ko'y ligayang puso ko sa pagsunod ko. Panuntunan mo. Buhay pang Diyos. O tingnan niyo mga katabi niyo. Tingnan niyo mga katabi niyo. Kapatid, nabigay na ba sa iyo inihiling mo? Anong sagot? Oo. Ano sinungaling? Hindi pa naman o. Ano ba ko sabihin mo? Hindi pa pero nananalig ako. Ibibigay din. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapagkat, ang sabi nga, huwag mo ikahiya kung di ka pa dinirinig. Huwag mo ikahiya kung di ka pa pinagbibigyan. Ang mahalaga, hindi ka nagwawalang hiya at di ka walang hiya. Buhay ba ang Ama? Kaya umaasa ka, isang araw, ibibigay din. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Maligaya bang buhay? O, tingnan mo nga katabi mo. Kapatid. Kapatid. Naliwanagan ka na ba? Naliwanagan ka na ba? Nakaunawa ka ba? Nakaunawa ka ba? Anong sagot? Tingnan natin, ano? Tingnan natin kung pag-uwi't walang bigas. Diyos ko, Eka. Sabi, hindi pababayan ang sumusunod. Eh, ba't wala kami bigas ngayon? Kala ko, Eka, mahiwaga ang Diyos. Eh, malay mo naman. May nakalaan sa'yo isang bulto bukas. Buhay ba, Mama? Masaya ba ang Diyos? Ganyan kumilos ang Diyos. Ganyan maggawa ng hiwaga. Ganyan tumupad sa himala. Sapagkat kay Diyos na dakila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Masurpresa ang Diyos. Kapagkat siya'y Diyos na mabiyaya, siksi, liglig, at umaapaw sa lupa. Kaya nga kahit saan nagtungol tong si Abraham, hindi sila kinulang, bagkos sila ay yumaman pa. Eh, paano po kaya ako yayaman sa hirap kong ito? Hindi kung mayaman ka naman sa pananampalataya. Tingnan mo nga katabi mo. Kapatid, mayaman ka na ba? Mayaman ka na ba? Kahirap nga ng buhay ko eh. Parehas lang pala tayo, mahirap ang buhay. Pero ako, mayaman ako sa pagtitiwala sa Panginoon. Umaasa ako, bukas, may biyaya ako. Diba? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, walang imposible sa Diyos. Would we? The impossible dream. We can't
magtiwala ka lang. Lahat ay kayang gawin ng Ama, di mo nakikita man lang. Pagkat siya'y Diyos ng katotohanan, pagkat siya'y Diyos na mahiwaga, pagkat siya'y Diyos na mapagpala, pagkat siya'y Diyos na lahat. Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Oh, kaya nga to dream the impossible dream. Ano? Ang imposible sa iyong pangarap ay makakamit mo rin kapag ang Diyos ang iyong pinangarap na makamtan, ang lahat ay kasunod ng kayo'y taratan. Buhay pa ang Diyos! Buhay pa ang Diyos! Napaka-imposible! Ngunit may imposible ba sa Panginoon? Napakahirap gawin at mangyari sa tao, na pangyarihin ng tao, ngunit may mahirap ba sa Kanya? Kaya, minsan makita mo, nagtitinda lamang ng kung ano-ano. Biglang, isang araw nakita mo, ay, nagpapagawa ng bahay si Pedro ah. Ang kaya ka nakakuha ng pera, baka nakapulot sa palengke. Ano? Ganyan ang Diyos. Mahiwaga siya. Kaya't pagtiwalaan mo, mangyayari sa iyo. Mula sa awit. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa kwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siyang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya tutos, kay Moises ibinidig. Ang kahangahangang gawa'y nasaksihan ng Israel. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung ibibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Siyang taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya'y magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agot ng lupa't langit, tsukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan o kanluran, sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok niya ang ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago, nanimo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na may namamalat. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Yawang magtatamo, nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. At tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono ng kalangitan sa kalangitan. Mula doon sa lilikhay mag-aaring walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ang buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang. Sa lahat ng mga dako na gahari ang may kapal, o aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Papurihan siyang walang humpay, parangalan siyang walang katapusan,
Habang kayo nabubuhay, igawad magpakailanman. Hindi kayo pababayaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, humiling na kayo, kayong may sakit. Humiling na kayo, kayong naghihirap ang loob. Humiling na kayo, kayong mga nalilito sa buhay. Humiling na kayo, kayong mga nagugulumihanan ang isip. Humiling na kayo, kayong mga may puot sa dibdib. Humiling na kayo, lahat ay palayan ina sa inyo. Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama? Sapagkat siya ay nagpapalaya. Sapagkat siya ay mapagpakumbaba. Sapagkat siya ay mapangunawa. Sapagkat siya ay dakila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay at oga ang pangako niya. Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Masaya ba kayo? Malagaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Sinong bumirito? Palitan ako. Dada. Madaya. Sabi niya, ba't kaya kaako-ako? Wala na ba talaga lahat ang ngipin mo? Eh, meron na ikaw din niya. Ay, ako-ako, wala na lahat. Kaya parang bulat. Pero dahil sa bisyon, dahil sa pag-aatas, di alintana. Naintindihan niyo ba po ba'y sinasabi ko? Ano? Hindi naman psoriasis yan. Thank you.
Gunitay ninyo ang panahon ng mga may ketong sa panahon ng Kristo na taon ng dinidang, hindi nagpigaling. Subalit, salita lang, gumaling. No? Tatlong klase ang psoriasis. Pero hindi lahat ng sugat ay psoriasis. Hindi lahat ay allergy. Hindi lahat ay sinatag na mamasok. Hindi lahat, iba't iba ang sakit sa balat. Ngunit sabi nga, tanging ama lang ang nagpapagaling anumang uri ng karamdaman ng sakit kahit sa balat. Katulad niyan, isang taon na may git na ginagamot, kung gumaling, dapat meron ang kagalingan. Inyong balikan ang kasaysayan ng 12 taon na dinurugo, naubos na lahat ang kabuhayan, sa dulo lang ng baro, nahipo, gumaling. Minaramdaman ang kapangyarihan ang Panginoon na sa kanyang katawan ay lumabas at sa babae ay dumalong kahit sa dulo lang ng damit. Kaya anak, hindi kayang manampalataya ng anak mo sapagkat Mongolian siya. Pero ikaw, buhay mo ang pananalig mo. Hindi pa naman ganun kaalma at kalala. Manalig kang sa ibabaw pa naman. Nawa. 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 Makita sa iyo yung tunay na pananampalataya. Boy Banjo. Boy Banjo. Kaya kaming lahat, iba ang Diyos sa pagkilos, iba ang tao sa pagtupad. Kapag ang pagkilos ng Diyos sa taong tumutupad ay tapat at totoo, tandaan ninyo, mahiwaga at himala. Mula kay Mateo. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, May mga lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga lagarang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Kung susuriin niyo ito, isang eskriba. Ang sabi susunod, saan man magtungo ang kanyang Panginoon. Ngunit ang isang alagad, nagdadahilan. No, ang sabi, Panginoon, maaari po ba umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Nagdahilan. Ano? Ayaw mo nang sumama. Palilibig daw muna ang kanyang ama. Ang para sa patay, para sa patay. Sumunod ka, Eka. Ano ibig sabihin nun? Kung inyong bibigyan ang kahulugan, kung inyong mapagtatangtot, mapagninilayan, kinikilala mo ba ang Panginoon mo? Kung buhay ang pananampalataya mo, ipagkakalog sa iyo ang lahat para sa iyo, at bahala ka na sa mga iiwanan mo. Buhay ka ba? Opo. Buhay ba pananampalataya mo? Opo. Buhay ba pagtitiwala mo? Opo. Buhay pa paniniwala mo? Opo. Buhay ba ang pananampalataya, pananali, pagtitiwala, at pag-asa mo? Opo. Tandaan mo, ang Diyos na sinusundan mo, hindi magpapabaya sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Ang Diyos na kinikilala mo, hindi makalilimot sa iyo. Ang Diyos na kinikilala mo, ikilalanin ganap kung ano ang pagsunod
mo sa kanya. Kaya, huwag kang magdahilan, alam niya ang dahilan mo. Huwag kang mangasiran, alam niya ang katwiran mo. Sumuko ka sa kanya'y magbigay, magpakatapat, magpakatotoo. Alam niya, ikaw ay mahal na mahal niya. Na di kailanman ipapaubaya sa mga patay na walang magawa. Kaya buhay, may magagawa sa iyong buhay. Buhay pa ang ama! Buhay pa ang Diyos! Masaya ba kayo? Marigala ba kayo? Mabuti pa yung eskriba susunod. Ngayong alagad, palilibid daw muna ang kanyang ama. Kaya tanong sinabi, ang patay para sa mga patay. Ano? Ang patay para sa mga patay. Sumunod kay ka. Kung susunod ka sa Panginoon mo, mabubuhay ang pananalig at pananampalataya mo. Magtiwala ka sa kanya. Hindi pababayaan ka. Boy Bangyo. Hindi pababayaan ka. Si Ma'am Ren. Laging buhay ang pananampalataya niya. Kaya mo, to cease to believe. To cease to believe. Ilang taon na siya? 17. Kailang looking baby face. Sabi ba? Kasi pag lagi kang nakatawa, pag lagi kang masaya, tama yung mukha mo dyan. Kahit naman napakaraming mong pera, pag lagi ka nakasibang, sumusunod yun yung mukha mo dyan. Buhay ba, ama? Hindi ka maluunat ng pera mo. Hindi ka mapapabata ng pera mo kung lagi kang nakakunot ang loob. Kaya susunod yung kulubok mo, yung pera mo di ka mababanat nito. Buhay ba, Diyos? Buhay ba, Diyos? Kaya, di na magpapabanat ng utak nyo. Magtutuwid ng utak nyong baluktot. Magdidiretso ng isip nyong baluktot. Hindi ba ang Diyos? Nauunat sa matwid ang isip nyo. Natusunod sa matwid ang diwa nyo. Na magliliwanag ang diwa isipan nyo. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? O, tingnan nyo nga yung mga kapwa nyo, kapatid. Kapatid. Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka na ba? Ilang taon na daw? Ilang taon na daw? Kaya lang naman eh, kamukhang bata ka, nagpaputi ka ng buhok. Ay, nagpakulay ka ng buhok, Eka. Kaya alam niyo po, kahit anong pakulay-pakulay pa talaga, pag talagang matanda ka. Kaya lang, kahit na magpabata ng magpabata, kung lagi namang nakasibangot, babata ba kayo? Aba, kahit lagi kayong magpa-facial, kung lagi kayong ganit, susunod din ang mukha nyo, mainit. Ano ba? Mabalase. Ano ba? O, tingnan nyo yung mukha nyo. Ang mukha kayong natatawa. Tingnan nyo yung mukha nyo. Kung kayo lagi tumatawa o lagi kayong galit. Makikita dyan. Ay, paano po eh ka? Nakakagalit yung asawa mo. Ay, paano po eh ka? Nakakainis yung kapitbahay mo. O, kalayo naman sa katwiran mo. Para kayong patay. Hindi na hila na ipatay. Oh, eh ba't konektado ba sa buhay mo yung kapitbahay mo? Yung asawa mo? Di ba konektado sa buhay mo ang Diyos na binigay sa iyo asawa mo? Eh bakit magpapamakamatay ka sa asawa mo? O, sinawi katabi mo. Sinawi katabi mo. Kasi hindi mo makikindi sa relo mo eh. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Mahal mo ba asawa mo? Ano sagot? Ano sagot? Kaya pala nagkakaganyan eh. Sabi ng
panibugbutin ako. Mas sobrang mong mahal yung asawa mo kaysa sa akin. Kaya lalo kitang pabubunyutin. Pag-inahin mo yung ako, at asawa mo babaguhin ko. Buhay ba ang Diyos? O, tama ba? Tama ba? Eh, sapagkat, ako nagbigay sa iyo sa asawa mo. Tapos mas malamang pas ang minamahal mo kaysa sa akin. Aba, mahalin mo ako, pati asawa mo. Mahal ko, kaya babaguhin ko para maging nasaya kayo. Buhay ba ang Diyos? Oh, tama ba? Paano babago yung asawa mo? Eh, mas mahal mo yung asawa mo sa Diyos mo. Eh, mahalin mo yung Diyos mo. Yung Diyos na nagmamahal sa asawa mo sa'yo, sigurado babago yung asawa mo. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Ay, kinakamahalin. Oh. Oh. Ang dami nyo. Kapag pinihit ng ama yung isip ng mga asawa nyo, kapag pinihit ng ama yung puso ng mga asawa nyo, eh baka dati hindi sinasabi sa'yo, I love you. Eh baka pag-uwin mo mamaya, I love you. Kumain ka na baya ka. Eh dati pag umaalis ka, minumura ka. Sa kanan mo niya ka pupunta. Kapatiran, divine mercy, wala ka na ikang ginawa kasi sumunod sa divine mercy na lang. Eh, paano siyang babaguhin? Hindi mo pinakikilala yung divine mercy mong pinupuntahan. Yun ang bukal ng habag at awa at bukal ng biyaya. Nilalait niya. Pumapayag ka naman. Nagnyingit-nyit siya. Pati ikaw galit. Eh, be, pakita mo sa kanya, mapagmahal si divine mercy mo. Halikan mo siya. Sabi mo, I love you. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, pag nagalit yung asawa mo, mas galit ka pa sa kanya. Eh, pag nagagalit yung asawa mo, demonyo ka ega. Pati ikaw, demonyo ka na rin eh. Eh, sinong magiging matino sa inyo? Parehas kayong demonyo. Meron ba? Ang tanong, meron ba mababago? Parehas kayong demonyo? Nagdemonyohan kayong dalawa? O di, wala. Kaya, walang namagitan sa inyo. Walang namamagitan sa inyo, kundi ang demonyo. Kaya, ugaling, demonyo kayong dalawa. Ay ba? Galit ba kayo? Tingnan nyo ang katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sabi mo, kapatid? Gaganda na tayo ngayon. Kasi mahalaga na sa atin ang Panginoon eh. Hindi na yung dinidemonyo sa atin. Eh, sino ba yung dinidemonyo sa'yo? Anak ko eh. Sabi naman siya, yung anak ko eh. Sabi naman siya, yung kapag-bahay ko eh. Diba, kung ikaw ay kay Kristo, dapat nagdidemonyo ka. Kasi dapat ikaw ang makahatak sa kanilang mga demonyo nang mawalang demonyo ang mga katabi mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, tingnan yung katabi niya, ang demonyo pa. Babagod kayo, sino pinatatama mong demonyo rito? Wala akong sinabing may demonyo sa inyo. Ang sinabi ko, tingnan mo, katabi mo kung kasama demonyo. Oh, kung demonyo, pasyak ako. Oh, sinabi ko ba? Yung demonyo yun. Wala akong sinabing gano'n. Buhay ba ang Diyos? Oh, di makitimanda kayo. Wala naman ako sinasabing, ikaw, demonyo. Oh, di ba? Mga minamahal, ganyan lang ang buhay. Ginalit ka ni Pedro, nakisabay ka sa galit niya, walang naging Kristo, pares kayong demonyo. Buhay ba, Ama? Kaya magpakita ka, ikaw ay sa Diyos, Ama. Ikaw ay sa Diyos, Anak. Ikaw ay sa Diyos, Espiritu. Hindi ka sa demonyo. Upang yung demonyong katabi mo maging maka-Diyos na rin tulad mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Uy, hindi ko eka matitiis niyang kapitbahay ko na yun. Demonyo talaga eka yun. Demonyo. Eh, ba't di ka nakakatiis kung di ka rin demonyo? Eh, kaya hindi ka makatiis. Demonyo ka rin. Buhay ba ang Diyos? Nakakagalit po ba yan? Oh, eh kung naka-Kristo ka at sa Diyos Ama ka, ba, nakasibangot kayo, ba't ikaw sisibangot? Hindi, papangit kang tulad niya. Eh, di, huwag kang sumibangot.
para sa pumapangit, ikaw gumaganda. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? O tingnan yung katabi niyo kung maka-anghel na ang itsura niya. Kung mala-anghel na ang itsura niya. Tingnan niyo kung mala-anghel na yung itsura niya. Pauwi na kita pag masakit ka na. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Maligaya ba kayo? Ito naman, pag di kayo sumaya at lumigaya, eh sino kasama nyo? O, tingnan nyo mga kaps. Sino, kapatid, masaya ka ba sa asawa mo? Sabi mo nga. Kapatid na Juan, sabi ko sa'yo, tanungin mo nga katabi mo. Eh, o dahil masaya siya, sumigaw na, masaya po! O yung masaya, masaya sa asawa niya, niyayakap daw siya! O ikaw, masaya ka ba sa asawa? Naku, sabi niya, ay, hindi po. Pag-aawa kayo, mamay. Pag-aawa. I love you. At upon kayo pag-aawa, ay mo pala kaming mag-asawa. Sabi niya, ay, Diyos ko po, asan si Caps Stain? Caps Stain, halika din eh. Sa kalawang pangulo. Tatanong ito lang yung katabi ko. Tanungin mo nga ang asawa mo. Masaya ka ba sa atin, nga mo? Masaya ka ba sa akin? Nagkaibigan! O diba? Nagkaibigan! Ganyan ang Panginoon! Nagkakaibigan ang mga anak niya dahil sa pag-ibig, hindi galit. Hindi puot. Hindi hinanakit. Hindi pagdaramdam. Hindi jealous. Hindi inggit ang itatanim sa inyo, kundi pag-ibig. Sabihin nyo nga sabay-sabay! Pag-ibig! Bahala na kayo, pag-ibig. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Yan ang dapat mabuhay ang pag-ibig. Manahan ang pag-ibig. Umibig ang ama kay Abraham at inibig ni Abraham ang ama. Sumunod ang ama kay Abraham sapagkat sumunod si Abraham sa ama. Kayo, mahal niyo bang ama? Sumusunod ba kayo sa kanya? Tandaan ninyo, puspos ng pag-ibig siya. Kung sumusunod kayo sa kanya, tandaan niyo, pakatandaan niyo, susunod din siya sa inyo sapagkat siya ang sinusundan niyo at kayo ay susunod sa kanya. Buhay ba nga ma? Kaya tayo na, tayo. Salamat ama, tinapos mo, hindi mo lang. Salamat ama, sabi kasi nung mawit, kaya na po ito magpuri ba, abang di umuulan eh. Sabi ko naman, tangin lang, huwag mo pa ulanin. Taas ang kamay. Pauwi mo po muna kami bagong pagpapakas. Maputi! Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama.
buti ng Ama. Sa pagsunod mo sa Kanya, makikilala mo siya. Sa pagtanggap mo sa Kanya, madarama mo siya. Sa paghahanap mo sa Kanya, masusungkuhan mo siya. Sa pakikinig mo ng salita niya, matututo ka. Sa mga aral niya, makapagbibigay liwanag sa iyo. Kung nadidinlan ka, ahawin ang dilim upang ikay tanglawan niya. Kaya't patuloy kang magtiwala, manalig, maniwala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. May pakikita sa sayo na di mo kayang gawin, ngunit kaya niyang gawin, na di mo kayang ibigay, ngunit kaya niyang ibigay, na hindi mo kayang tuparin, ngunit siya'y kayang tumupad na anuman na mahirap para sa'yo, na magaan at madali niyang tupdin. Kaya, pakinggan mo siya, kilalanin mo siya, at ang mahirap mong tuparin, kanyang pagagaanin, ito'y tupdin. Kapagkat kay Diyos na butihin, magpakailanman upang patuloy mo siyang maalaya ng purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka, Dwina, purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka. Yung mga pinagpala na nagkaroon ng biyaya dito sa lupa, ng mga biyayang pagpapala dito sa panglupa, at nagkaroon pa kayo ng biyayang panglangit na natuto kayong sumunod at sa Ama'y kumilalang ganap upang patuloy mo siyang alayan, patuloy niyo siyang alayan ng parangal at papupuri kapagkat siya'y Diyos na mabagin at mawain na ikay tunay na minamahal. Kaya't pahalagahan ninyo, gamitin nyo sa mabuti ang lahat ng biyaya at pagpapalang ito na pahiram dito sa lupa hanggang kayo'y buhay, habang kayo nabubuhay upang patuloy kayong pagtiwalaan na patuloy na pagpalain at patuloy kayong makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka, Dwina. Nagkukulang sa kabuhayan. Patuloy kayong lumapit, kumilala at mangunyapit at magtiwala sa kanyang mga pangakong hindi magpapabaya. Patuloy kayong magtiis na maghintay at magbata sapagkat hindi sa buong buhay ninyo ay kahirapan na lamang, pagdurusa na lamang, daratal din ang ginhawa at galhati. Ibibigay din ang lahat ng kaparaanan at pamamaraan. Sapagkat ang Ama'y maraming paraan para baguhin ang buhay ninyo man upang patuloy siyang alaya ng purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka, Pina. Kalimutan na ang lahat para hindi ka nababahala. Lahat ng bumabagabag sa iyong isip at damdamin ay nagpapabigat. Ang alalahanin mo'y may Diyos na mabiyaya at mapagpala, mahiwaga at mahimala upang patuloy mong ilagak sa Kanya ang anumang suliranin mo at patuloy mo'y pagkatiwala sa Kanya ang lahat nang maramdaman mo siya'y buhay sa piling mo at patuloy mong maalaya ng purihin, purihin
kahilingan nyo, mga dinadala at pasanin nyo, ipagkatiwala nyo, may Diyos na manimala. Manalig kayo, iniwan nyo na inapakan nyo sa lupa, at ang taglay nyo'y ligaya at biyaya. Pagpalaan kayo, tayo na, nasa na. Alam ko ma, magagawa Nalaglagyan ng bata.